So ayan po si Tatay, mga kabayan. Sinusundan natin ngayon. Saan kaya mukhang daladala ni Tatay ang buong new gun? Hi, good morning, Tatay. Anong daladala niyo po? Halaman po, Armin. Ay, halaman po ba? Akala ko mga nyug. Halaman po pala yan. Opo, bitinda po. Anong pangalang halaman niya, Tatay? Armin po. Ha? Armin. Armin? Para po, pamilya ng anahaw, silag, buwa, tsaka palmera. Lumalaki po yan? Ganyan lang po. Akala ko po yung mga nyug na panindan nyo, yung tinatanim ng mga nyug. Hindi, opo, hindi po pala. Opo, ay halaman po pala yan. Opo, pwedeng pang indoor, pang mga ganyan. Oo, anong pangalan ni Tatay? Fred. Si Tatay Fred, ilang taon na po kayo? 60 po. Wow, mukhang rakista tayo, Tatay ha. Napaka ano nyo, napaka... Pinaka-exercise ko po ito. Wow, kaya pala maliksi pa rin po kayo kahit 60 years old na. Apo. Dahil ang exercise nyo ay araw-araw yung paglalakbay. Pwede ba kitang madisturbo muna? Pambili pong bigas, pagkain po. Wow, pwede ba makausap po na kita, Tatay? Apo. Okay, sige, mababa po ako, Tatay Fred. Katagal ko din, titindi dito ma'am, hanggang ng pesta pa. Hello, Tatay Fred, kumusta ang paglalako ng halaman? Everyday po. Nakailan na po kayo? Wala pa po, kararating ko. Ito ba ay tinatanim nyo? Kayo ang nagtatanim? Sa panahon po, panahon ng yung pagkatagulan, tumutubo po ito. Ah, kusang tumutubo. Apo. Ibig sabihin, kinukuha nyo ito sa bukid pa? Sa bundok pa po. Sa bundok pa? Apo. Umaakit pa kayo ng bundok para manguha nito at bababa kayo ng bayan para ibenta. Apo. Wow, napakasipag. Pamili po, wala po kasi magbibigay kaya po kailangan kumilos. Tama, kailangan magsipag, dumiskarte para merong ipakain sa pamilya. Bakit, Tatay Fred, ilan po ba ang anak nyo? 8 po. 8? Wow, masipag kayo umakyat ng bundok para maghanap ng ikabubuhay ng pamilya nyo. Medyo masipag din kayo gumawa ng baby, no? Kailangan po sa Panginoon po. Para diretso. Ayos lang yan. Hindi baling masipag ka gumawa ng anak, basta masipag din maganap buhay. At syempre, hindi lang ang obligasyon natin sa mga anak, hindi lang natin pakainin, hindi lang natin padamitan, kundi paaralin din natin sila. Tama po. Para pagdating ng panahon, yung buhay na bit-bit-bit natin ngayon ay hindi matulad na magiging maganda din yung buhay nila. Diba? Opo. O ano bang pangarap ni Tatay Fred sa mga anak? 8 anak? Uy, pagka po alin yung sasabihin nila, kung kakayanin ko po, itutos saan ko. Ganun po. Ibig sabihin, pag masipag sila mag-aral, pag gusto lang mag-aral, kung anong gusto lang kursong kunin, kung kaya ko po, ibibigay nyo hanggat kaya nyo. Opo. Wow, ganyan ang tatay, no? Kailangan suportahan o bigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak. Nasaan si nanay? Wala na po. Oh, patay na si nanay. Bali, ilan po ngayon ang binubuhay ni tatay? Siyempre yung ibang may pamilya na. So, apat po. Apat na lang po ang natira. Ilang taon po ang bunso? 22. 22? Nag-aaral pa? Meron pang estudyante? Meron po. Meron pa. Yung ibang anak, kumusta naman? Siyempre, tumutulong din nasa po sa inyo. Nasa abroad na po sila. Ha? Nasa abroad na po yung apat. Dalawa po kasi nanay nila. Teka. Dalawa ang nanay? Apo. Taga-apat. Sa isang nanay? Apat. Sa una, namatay na? Hindi po, nasa abroad. Yung unang asawa yun, nasa abroad? Apo. Apat ang anak nyo? Apo. Yung nanay ng apat, nasaan? Yung isang nanay? Nandyan po. Nandyan sa bahay nyo. Yung una, patay na. Na naga-abroad. Apo. Patay na. Apo. Tapos ang pangalawa, naka-apat kayo, kaya 8. Apo. Hindi isang nanay. So, dalawa. Yung una yung mga anak sa unang asawa, naga-abroad. Yes. Nasaan? Asang abroad? Sa Washington po. Washington? O kundi dapat nandoon kayo ngayon, hindi bakit po. Hindi kayo kinuha? Kasi po, nag-aalaga ako ng mga baka. Meron din ako alagang baka, kambing, tupa. Pagka wala po akong ginagawa, para makakuha ko pambiling bigas, pinaka-exercise po magtinda. So,
Sige po, upo po muna tayo. Pasensya na, hindi ko napansin. May daladala pala kayo, may buhat-buhat pala kayong ano, mga buko. Sige po, para makaupo po kay tatay. Magkapahinga man lang po kayo, upo tayong dalawa. Sige, yan. Ano pong pangalan nyo? Sige po, upo po kayo. Ako po si Lori Aquino Talita. Ayan po ang aking apo pangalan. Ako so, po, hindi nag-aaral. Grade 2. Kung alin po, maabot nyo ako, grade 2 lang ako. Okay lang po, tatay. Importante makapag-aral yung mga anak natin, apo, no? Pero may pinag-aralan man tayo o wala, katulad nyo, basta magsipag lang tayo kung paano natin mabuhay yung ating mga anak, ay ayos lang po yun, no? Yung tatay ko nga ay grade 1 lang, hindi pa natapos. Pero awa ng Diyos, nakapag-aral kami at gumanda-ganda naman din ang buhay ng mga anak niya. Sa Rosales po. Opo, taga Rosales kami. So, mabalikan ko lang, tatay. Sabi niyo may mga anak kayo sa abroad. Nagbibigay ng sustento sa inyo? Madalang po. Madalang. Bakit nasabi niyo pong madalang? Yung blessing po ang dating sa akin, I receive it. Ganun po. Ganun lang. Kung bibigyan, okay. Apo. Kung hindi bibigyan, okay lang. Nahanap po. Naghahanap buhay kayo. Apo. Ah, okay. So, kumusta naman po ang anak nyo sa pangalawa na apat? Makawawa po ang buhay namin, mga kawawa. May nag-aaral, may tapos tumigil, ganun po. Kumusta po, tatay Fred? Walo ang anak nyo? Magkaiba yung mga magulang nila? No? Kumusta ang relasyon nyo sa walong anak nyo? Kumusta? Lalong-lalo na sa ibang bansa. Kumusta ang relasyon nyo? Nag-uusap kayo, nag-chat kayo. They were trying their best there to them about this way of living right now in the Philippines. Opo. Then, once na maalala nila ako, there is someone to go with me. They will give some. Ganun lang po. Ah, so merong... Those relations, I'm praying to God na lang. That don't allow me. I have to step my feet in this right way. Yun na lang po ang connection. Oh. Pero po dito, hanggat kaya ko po, hanap ako para makaraos. Kumbaga, kung may tulong na binibigay, may isang tao na pupunta sa inyo para iabot yun. Not directly. Directly na nag-uusap kayo. Kasi po, hindi ako gumagamit ng cellphone. Ang ginagawa nila, dahil hindi ako nag-aral, isang tao po pupunta sa akin, pinabot. Opo, pero pwede na kung wala kayong cellphone, pwede naman din po sa mga anak nyo. Opo, sa sila po. Brother niya, sila pwede po. Naman sila makisuyo doon o mag-uusap kayo. Mag-uusap sila magkakapatid para magkikita kayo o direct na sa inyo ipinapadala o binibigay yung pera. Pero syempre, hindi natin alam kung ano pang ibang mga reason kung bakit yun ang ginagawa, no? Dahil sabi mo nga ay kung may mag-aabot, ayos, kung wala, ayos lang. Kumbaga, mag-aantay lang kayo sa biyaya na ibibigay sa inyo. Hanggat may lakas ako, steady ako. Step, wala akong alak sa katawan, tapi lang sigarilyo. Wow, ang galing. Walang alak, tapi lang, sigarilyo, no? Po at yusi paminsan-minsan. Oh, akala ko ba hindi kayo nag-aaral dito? Why are you speaking English? Spoken in Gala. Kasi po, noong pong panahon namin, may kayang buhay namin. Ngayon po, ako po na lang yung natitira. Bunso? Hindi po, akong pinakamaliit nung araw. Dahil panahon nung gera noon, opo, ako na lang natira sa kanila. Ako na lang po natira. Oh. Ibig sabihin yung mga magulang nyo at mga kapatid nyo. Wala na po. Yumao na po silang lahat. Opo. Ako na lang po natitira mag-isa. Mag-isa ko na lang po. Mayaman kayo noon. Nung araw po. Panahon po nung gera yun. Kumusta po ang yaman noon? Naalagaan nyo? Namanan nyo? Sa Panginoon po, lahat po na lumapit, walang lupa, basta bayaran mo, palista mo sa munisipyo, sa ina. Bakuran mo, sa ina. Ganun po. Alam akong hinangad, hindi ako nag-isip.
Hanggang ngayon, umakabang pa rin ng pako sa maayos. Tatay Fred, sabi nyo, mayaman kayo nung araw. Bakit hindi po kayo nakapag-aral? Bakit hindi nyo naisipan at sumagi sa isipan nyo na mag-aral kayo? Lagi po ako sa mga walang kapuspalad na kapwa-tao, nag-aasikaso. Pagbabakod, pagtatanim, pagkaumani, naghahati-hati. Yan po, kaya hindi ako nakapag-aral. Kumbaga, nakatuon kayo doon sa hanap buhay, nakatuon kayo doon sa bukid, bagasikaso sa mga lupain nyo. Opo. Parang ganun. Para po makakain ng lahat. Yun po, kaya hindi ako nakapag-aral. Wow! Okay, Tatay Fred, ganun pa man. Anong mensahe mo doon sa mga anak mo, lahat-lahat? Anong mensahe mo? Siyempre, nasa Washington na sila. O pwede nyo pong Inglesin, baka marinig or makita kayo at makita nila kung ano ang ginagawa ng tatay nila. Maka-English po, pero makaintindi lang. Hindi naman citizen. Ang sa akin, ang bawat isa ay may tungo ang bawat at bangin. Yun lang po. Wala na. Hanggang naitutungo ng bawat isa lang. Wala na. Dahil ako na lang po mag-isang natira. Opo. Wala ng nanay, wala ng kapatid. Opo. Bukod tanging ulila na kayo. Ulila na. Pero kahit papaano, nandiyan yung mga anak at asawa wala. Nyo. Opo. Opo, diba? Isa na lang yung asawa ko. Opo. Isa na lang kasi wala na yung isa. Okay, Tatay Fred? Dahil sa sipag mo at tiyaga mo, naglalakbay kahit mainit, pero hindi iniinda yung init para may maiuwi na pagkain para sa pamilya. Meron kaming surprise sa inyo sa umagang ito. Dala-dala ng mga Arwilios. Siyempre, meron ng isang sakong bigas, assorted groceries, at isang tray na itlog, Tatay Fred. Ako na hawakan ko ito itlog. Oh. So, naging emosyonan si Tatay Fred dahil hindi niya akalain, napakasipag na tatay, gagawin ang lahat para sa pamilya, no? Kaya na-surprise at nabigla sa biyayang pinagkaloob sa atin. Kaya maraming salamat po talaga sa mga sponsors natin, subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentators, sa lahat po nakikisa sa aking munting adikain. Maraming maraming salamat po. Marami tayong napapasaya, napapaiyak tulad ni tatay. Dahil ang dami pa nating mga seniors ng mga kababayan natin na patuloy pa rin sa pag-anap buhay para sa pamilya nila, no? Kaya sobrang na-appreciate ni Tatay Fred yung biyay na pinagkaloob sa ating Panginoong Diyos. Walang ano man, Tatay Fred, ang importante, sabi nyo nga, kung hindi kayo gagawa, kung hindi kayo aakyat ng bundok, no, paano ang pamilya? Kaya tama, dasal lang, walang imposible, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ang importante ay makaraos tayo sa araw-araw na wala tayong sakit. No, Tatay Fred, ang kahit gaano kahirap yung buhay, basta walang sakit, ay makagawa tayo ng paraan para sa pamilya. Yun ang importante sa akin, hindi ako kapitan. Tama. Okay. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal, Ma'am Carol and Sir Bin Diaz.
Sir Jess M. ng Rabbit KSA, shout out din kwa Makat and Sir Albert from Rabbit KSA Saudi Arabia. Mami Marna and Pops Don from Texas, USA na taga Bogalan, Pangasinan. And Ma'am Edna na Hastings. Maraming salamat po sa inyong ganito ang puso. Nawa ipagpalain po tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Nawa ibigyan po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan po tayo ng mahabang buhay pang sa ganoon. Marami pa tayong mapapasaya na tulad nila. Mga kabayan, huwag niyo pong kalimutan pakishare and subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po, gabi sa Sol. Bye, Tate Fred. Ingat kayo at magpalakas na tayo para sa pamilya. Labat lang, Tate Fred. Hindi po, may nang loob ko kapag kayong bad. Pero malakas po loob ko kapag street. Wow, tama ko kayo. Okay, Tate Fred. Bye-bye po. Okay. So, ayan po mga kabayan. Pasakay natin si Tate Fred na para makauwi na ng maaga.